Okay, ayan. Muli tayong pabalik sa magre-repair. Ayan, mayroon tayong i-share na naman na ayan, higher siya na 32 inches. So, ito yung model. 32B50. Okay, testing natin. So, plug in. At ito yung switch na. Power on natin. Ayaw siyang mag-power on. So, ganyan lang siya. Yan. Standby lang siya. Ayan, ayan. So, kahit anong pindot mo, wala. Wala talaga. So, naka-encounter na ako na itong ganitong trouble, guys. Higher din siya. So, ang alam ko, mga ano lang, mga capacitor lang yung napalitan natin. Hindi ko lang siya nabidyohan dati. So, ngayon, bibidyohan ko para mayroon akong ma-upload na ganitong sira. So, sana ganun din ang sira. Baka capacitor lang din. So, yan. Ganyan lang siya. Standby lang pala ang problema. So, yan. Buksan natin. Kita nyo ba? Ayun, kumpirmado. Yung mga kapasitor ay buntis na. Ayan. So, ano? Bali, lima. Lima, guys, yung sipatan natin dito na drain na yung kapasitor. So, bali ito. Tapos, ay, anim pala. Anim. So, bali, anim. So, papalitan muna natin yan. At linisan na rin natin bago tanggalin. A few moments later. Okay, nalinisan na natin. So, kakalusin ko muna yung board. Tapos, palitan natin yung mga kapasitor. Okay. Ayan na. So, ito yung mga ano, guys. Ito yung mga sira. So, yun. Bali, anim. Tapos, ito yung ipapalit natin. Ayan. I-check lang natin, guys, sa digital tester yung kapasitor. Para ma-share ko na rin sa inyo kung paano mag-check ng kapasitor sa digital tester. Ayan. So, set lang natin yung tester natin sa micro or nanofarad. So, kapasitor setting, siyempre. So, check natin yung sa nga pala, yung mga value pala ng papapalitan natin ay dalawang 1000 UF by 25 volts. Ayan. Tapos, tatlong 470 by 16 volts. Ayan. Tapos, isang 220 UF by 16 volt. Ayan. So, bali, ang papalit natin ay nag-adjust tayo ng voltahe. Mas matataas na yung voltahe. So, yung 1000 microfarad ay ipapalit natin ay 35 volts nya instead na yung 25 volts. Ganun din yung 470 ay 25 volts na. So, yung 220 25 volts. So, mag-adjust tayo ng voltahe, guys, para mas malaki yung allowance ng ano nya, yung voltahe nya. So, para mas matibay yung kapasitor. Ayan. So, check natin isa-isa. So, ano na lang pala, bawat UF, mag-check tayo ng isa para sa sample lang. O para sa ma-share ko lang sa inyo yung ano, kung paano test yung kapasitor na electrolytic. Ayan. So, check natin yung 1000 UF. Ayan. Hintayin natin mag-reading. Ayan, 340 na lang. 330. Ayan. So, pagbalik, binaliktad natin. Ayan, 300 plus na lang yung kanyang capacitance. So, yung
Ang ipapalit natin 1000 din. Siyempre by 35 volts. So check natin. Palitan ng board. Ayan. So 940. Kulang siya. So di bali okay lang 'yan. Baliktarin nga natin. Yan, 950. So, okay lang yan. Check natin yung isa. Ba't kaya kulang yung capacitance nito? 950. Yan, 470 by 16 volts. So, check natin yung 470. Yan, 100 na lang guys. So, 100 plus na lang yung kanyang capacitance. So, ano yun talaga? Drain na. So check natin yung ipapalit natin. So at least nasa dapat 400 plus din. Ayan, 490. So good na good. Sumubra, okay lang. Ayan, 495. So yung 220, yung 220 na lang. Ayan. So, check natin. Yan, 73 na lang. 72.5. So, mababa na rin. Dapat. At 200 plus din. So, ito yung babalik natin. 220. Ayan, 216. So, pwede na. At least 200 plus. So, okay na yan. So, ayan. Ipapalit ko muna. Itakabit ko muna. Tapos, yan eh. Saka natin i-check ulit. A few moments later. Okay. Ayan eh. Napalitan na natin. So, testing natin. Plug in natin. Tapos and power on. Check nga natin yung power supply. Ay, yung indicator. Ayan, mayroon pala yung standby. Power on natin. Yan ba yung power on? Ito, power on. Ayun. Ayun siya, namatay na. Nag-on na siya at ayun, nag-backlight na. Wow! Ano ba guys? Ay, nag-backlight na. Ibig sabihin, ayun. Wow! Okay. Ayun, may display na. So, yun lang pala. Yun lang din pala yung sira, capacitor lang. So, basic na basic at ayan, kahit newbie ka, so kayang-kaya na. Kahit hindi ka na mag-troubleshoot at kita mo na yung mga capacitor na lumubo. So, yun. Palitan mo lang. Ayan, okay na. So, buti naman, yun lang yung sira. Okay, so, lagyan nga natin na signal para makita natin yung picture. Bago yun, kailangan may tumakos kay Snow. Ayan na. So, okay pa. Okay pa yung picture. So, ayan. Okay na guys. So, ano? Tatakpan ko na lang yan. Tapos, yun, pwede na. Ayan, pwede na namang i-release. So, ano ibig sabihin? Tira na. Okay. So, yun. Pansamantala muna tayong papalam muli. At, yan, salamat sa panonood.